Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, naligo lang si Coach Nava. Hataw na uli tayo sa analysis. Ang ating i-analyze ngayon ay ang katatapos lang na 3 rounds. Lahat ng mga laro lang ni Wesley. At muli nagpapasalamat ako sa mga sumuporta sa ating YouTube live streaming. Ganun din sa ating kamatsas Facebook page. Okay, so mamaya ko nalang papakita sa inyo ang standing after round number 3. Game 1 ni Wesley, ang kalaban niya dito ay si Setu Raman. Black siya. Yan, palit ko lang yung board, ha. Nag-E4 si Setu, nag-E5 si Wesley, nag-D4. Ayan, kakaiba yung binitawan dito ni Setu, no? Nag-center game, bihira nang gawin yan mga kamatsas. Usually sa palagian nating nakikita, di ba? Knight F3, Knight C6, Bishop C4 o kaya Ruy Lopez. Pero dito, nag-D4. Kumapture, Queen takes D4 na nagpapatempo. Ayan, development with tempo, Queen C4. Pero hindi dapat i-underestimate ito. No? Mapanganib din ang puti dito. Knight F6, Knight C3 at dito nag-Bishop B4. Pin muna at nag-Bishop D2. Kasi kung hindi mag-Bishop D2, may D5 kagad na paparating. Makakaluwag kagad ang black sa sentro. Kaya dito nag-Bishop D2 para ma-block kagad ang pagkakapin at nag-castle. Castle queenside, nag-D6. F3, Bishop E6, syempre, para makatempo na naman ang development. Nag-Queen E2 at dito nag-A5. Nawala sa talaan ng aklat, mga kamatsas. Dahil sa palagi ang ginagawa dito, Rook E8, pumapangalawa yung D5. Yan ang sa theory talaga. Pero dito, nag-A5, mga kamatsas. Ang ganda, oh. Nagustuhan din ng computer engine, top line sa engine. Nag-A3 at dito nag-Bishop C5. Yun. Dito mga kamatsas, may interesting ang computer engine na kung napansin ni Wesley, maganda. Knight E5, may ganyan na pala. Ipapakapture ang Bishop sa B4 na kapag kinapture, A takes B4 at syempre Knight B1 para syempre may Rook A1 kasing paparating na dito mag-C5 lang. Positional sacrifice pero eksakto pala yan. O halimbawa, ituloy natin, no? Halimbawa, itira natin tong F4 para masabing may atake, magro-rook A1. Ganyan pala katindi yan. Pag kinapture ang knight, may Bishop A2. Ang bilis ng impact, panalo kagad ang black. O diba? Wala na, rat-rat na pag ganyang itsura, mga kamatsas. Nakakatakot na yan. May ganyan pala na yung Bishop sa B4, po pwedeng ipamigay. Basta mag-knight E5 lang. Galing, no? Okay, so medyo malawak pa ang pag-aaral dyan. Pero dito ang ginawa ni Wesley, nag-Bishop C5, nag-Bishop E3, sinalubong ng exchange. At dito, nag-Bishop C4. Ayun. Ang ganda rin ng Bishop C4, no? Para pag kinapture, makuha yung dark square bishop. Pero umilag si Setu. Okay, pakita ko na lang din po, pag kinapture, simpleng ganito mangyayari na mag-Bishop C5. Ayun. According to computer engine, babalik pala dito. Pero slightly better lang. Hindi rin naman ganun kalakihan. Pero ginawa ni Setu, nag-Queen F2, capture-capture, nagpalit-palit na at nag-D5, nag-break na kagad. Kanina sa live natin mga kamatsas, ang sabi ko ay Rook B8 para mag-B5. Yan ang gusto ng computer engine eh. B5, B4, babasag kagad. Ayan. Pero dito nag-D5 kagad si Wes. Nag-Rook D1, pin. Nag-D4, good move, double. Pero umiwas lang ang queen, hindi pa rin naman makakapture yan kasi nakapin pa at nag-knight h5. Good move again. Queen g4, knight f6 at dito nagpabalik-balik mga kamatsas. Natabla ang first round. Dito ako nang hinayang kasi dito pa lang sa unang knight h5. Ayan o, pag knight h5 dito, queen g4. Dito lang pwede pa lang g6 o. Na kapag nag-knight d5, may knight e5. O di only square. Queen H3, tapos may C6, na dito, alanganin kagad ang knight. Halimbawa, kung mag-knight E3, may Queen G5. Ayun, no? Laglag ang knight. So, pag nag-F4 dito, may knight takes F4, threat ang queen, then next move, laglag pa rin ang knight talaga sa E3, mga kamatsas. Ayun. So, isa pa, kung mag-knight C3 dito, hindi makapture dahil nakapin, pero check lang muna, then capture ulit. So, ibig sabihin, ito kasi yung parang nakakatakot dyan eh, yung pasok ng knight pero blunderacious pala yan. Ah, halimbawa naman, kung dito naman pumunta, knight e5 pa rin. Na kapag nag-queen h3, knight c4. Yan ang matindi dyan. Ipapacapture ang pawn. Ayan, pinakita ko kanina to eh sa live natin.
Kaya pinapaulit-ulit ko to nang hinayang ako eh. Sabay queen b5 lang. Ayun, queen b5. Ang dami na palang atake niyan. Na kapag nag b3 capture, king b2, a4, sunod-sunod ang bayo ng atake, mga kamatsyas. Halimbawa, kung mag knight c3 dito, queen c5. Ayun, threat ang rook para mayroong tempo na kapag kumapture, then b5. O, diba? Capture, capture, eh, yung king, nako, makukuyog yan dyan. Na kapag nag knight g2, knight c4, capture, ito yung pina-puzzle ko kanina sa live. Ayan, yung pina-made in two moves ko. Ang dami namang nakasagot. Congrats. Okay? So, nang hinayang ako dito sa game 1 ni Wesley na mas promising ang position niya pero hindi na ipagpatuloy. Nagpabalik-balik, tabla. Sayang. So, lipat tayo ngayon sa kanyang round number 2. Black pa rin dito si Wesley. Kalaban naman niya ay si Hikaru Nakamuring. Ayan. Nag-D4 si Naka, D5 si Wes. Nag-E6 at nauwi sa Queen's Gambit. Declined. Exchange variation, Bishop G5. Ayan, Bishop B4. Interesting ang binitawan ni Wesley. Kasi dito sa madalas sa pagkakataon, di ba? C6, ayan, nakikita natin kay Magnus. C6, Bishop E7. Ayan, pero dito nag-Bishop B4 eh. Knight F3, H6, Bishop H4, Castle, E3, at nag-Bishop F5. Kakaibang setup talaga. Bishop E2, at nag-knight bd7, knight d2. Pag tira ng knight dito ni Naka, nawala na sa talaan ng aklat. Kasi sa madalas sa pagkakataon, ginagawa dito, queen b3 kaagad. Ayan, at pumapangalawa yung castling, pumapangatlo yung a3. Okay? Knight bd7, knight d2, nag-c6, at nag-bishop g3, queen e7. Ayun, umangat lang. Queen b3, medyo napatagal dito si Wesley ng kakaisip after queen b3. Nag-knight b6. Ayan. Pero risky pa rin daw itong tira na ito. Ito naging solution ni Wesley na kapag nag-a3, atras lang, eh wala nga namang capture sa b7. Pero kung computer ang patitirahin, b5 ang pinaka-solid move. Na halimbawa dito mag-a3, mag-bishop d6, atras lang. Pero yung b5 solid eh. Diba? O pag nag-a4 naman dito, mag-b4 lang. Na kapag umiwas ang knight, halimbawa mag-knight a2, o di mag-ano lang, rook ab8, a5, o rook ab8, pwede. So, tapos c5 dito, yan, maganda sa black. Clear advantage, b5 ang good move. Pero ginawa ni Wesley, balik tayo, nag-knight b6, castling, rook fe8, at nag-a3 pinaalis na, umatras lang, exchange, at nag-a4. Ayun, para titira ng a5, pag umalis ang knight, may capture sa b7, at hindi na nakatiis si Wesley, sa b7 na yan, nag-rook ab8 muna. Okay? Nag-A5, knight BD7, queen A3, hinamon ng queen to queen, pero umayaw si Wesley. Ibig sabihin, ayaw niya ng tablahan muna. Rook FE1, knight E4, exchange, at nag-A6, B6 lang, rook AC1. Yun ang purpose ng pagkaka-A6. Pag nag-commit ang B-pawn, ang target ngayon ay ang weak C6 pawn. So dito, nag-Bishop F5, B4, queen g6, ayan, may mga threat na bishop h3, rook c3 para pagpapatungin, atakihin ng weak, rook e6, ayun, dinipensahan kagad na maaga, rook e c1, then rook b e8, baterya sa semi-open e-file. Pero dapat daw po b5 na talaga para mag-knight b6, knight c4 ang paparating. Iyon ang maganda dyan, no? Pero ayan ang ginawa ni Wesley. Bishop F1, B5. Nakita na ni Wes na yung knight niya pupunta sa C4 at nag-queen A5. Ayun, para mga ngalikot naman sa loob. Knight B6, knight F3, may paparating na knight E5, knight C4, ipinasok na at nag-queen C7. Hindi muna kinapture ni Naka. Kasi pag kinapture niya, capture, eh pag bishop E4 mamaya, magiging mainam yan. O halimbawa, mag-knight E5, ang gagawin, kakapturin lang yan. Capture and then bishop h3. Ayun, g3 persado and queen e4. So, talagang bukang-buka ang kahinaan ng light squares. Mamamatchas yan. Kaya dito, so nag-queen c7 si Naka, nag-rook 6 e7 para hindi rin makapture ang pawn. Queen g3, tinanggap na ang exchange at nag-rook b8. Ayun, no? Atakihin. Yung a6 lumalabas dito, overextended. Nag-rook a1, rook b6, knight e1, bishop c8, at yan lang po ang naging pinag-usapan dito, ang lamang na extra pawn.
Rook A2 at nag King F8. Ayun. Sa live kanina, tinuturo ko yan eh. Sabi ko, yan ang papunto. Knight C5, Knight D6, Bishop D3 at dito nag King E8, King F1, King D8, King E2 at ito. Ayan, dito kami masaya kanina ni Queen Kwang Kwong sa A6. Kasi hindi pwedeng capturein, may Rook A7 mapipin. Okay? So nag F3, F5 para wala ng counter pa na E4. At nag King D2, Rook A7, King C3, King C7, Rook A1, King B6. So safe na yung A6, hindi na babagsak dahil may King na. Knight B3 and nag-Rook E7. Focus naman sa weak E3 pawn. Rook E1 dinipensahan at nag-Knight B7. So, threat ay, ang plano ay mag-A5. Bishop C2, A5. Bishop D3, ayun, bumalik. A4. Pero dapat daw, capture na pala ito, no? Mas mainam pala, capture na. Pag knight takes, oh, capture. Naglolo ko ang leeches, ha? Nagpapabalik-balik, ha? Rook A1, check. King B6. O, pasok dito, no? Rook A8 and King B7. Pero lamang pa rin talaga black dito. O, lamang pa rin, eh. So, ibig sabihin pala, pag E5, Bishop D3, lamang pa rin ang black talaga. O, capture at King C7, King D4, at dito nag-King D8. Ililipat naman ni Wesley yung King doon. Grabacious ang endgame technique, oh. Ayan, oh. So, King G5, dito, ini-invite ni Wesley na, sige, mag F4 ka. Papasok yung King, may mga ganun eh. F4 dito, baka mag Rook H3, baka mamaya mamatchas na ganun ah. Siguro aatras lang. Okay, so marami pa mangyayari. Bishop C2. Yan, ito po nangyari. Lamang ng isang pawn si Wesley kasi meron siyang stable pass pawn. Ayan, pero syempre, kailangan maghanap pa rin ng tamang butas para maka-atake. O, diba, dami pa rin pakiramdaman. Nag G5 na. Bishop C2, Rook G8 para pag kinapture, eh talagang may tatamaan. Nag Rook H2. Pag kinapture, capture, depensado pa rin ang pawn sa G2. Nag A3, ayun na. Ginamit na yung isang pawn. Nag Bishop B3 at nag Rook E8. Check. Ang paparating, Bishop C2 inagapan. Nag A2, Rook H1 para hindi makapromote. At nag Rook A8, Rook A1, Rook A3. Ayan yung King para di makababa. Manatiling na sa gitna lang, Bishop D1 at nag-Bishop G6. Ayan, time check tayo dito, 2 minutes pa mahigit si Wesley. Pero dito, ang good move daw po ay capture na. Nakapag kumapture din H4. Yan ang accurate na dapat gawin ng black dito. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag-Bishop G6 si Wesley at nag-Bishop E2. Kumapture na, capture at nag-H4. Bishop F3, Bishop F7. Ang dami pa rin. O sige po ah, i-ano ko na lang, tira ko na lang yung pakiramdaman nila. Ayun oh, marami pa rin pakiramdaman eh. Yun, dito mga kamatsyas. Ito yung position na gustong-gusto ko kanina sa live streaming. Ano kaya dito ang excellent move na inihataw ni Wesley? Sa mga nakapanood po, pakirecall. Sa mga hindi pa nakakapanood ng live streaming natin kanina, ay pakiguess nyo. O kaya pwede nyo pong i-comment sa section below kung ano ang tiradang malupites dito. Excellent move. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. H3. Excellent move. Grabe yan. Capture. D4. Ang tindi oh. Dito nag-King C2 sinaka. Bakit? Pag kinapture ng pawn, may check tangay ang bishop sa F3. Hindi pa makapture ang A2 kasi may bishop ng matalas. Okay? Pag kinapture ng king naman, may rook takes B4, derecho ka agad sa B1. O yung tore sa A1. O, wale-wale na, di ba? O, tapos na. Kaya dito, nag-king C2 na lang and kumapture. King C3, binalikan ang pawn sa B4, rook A3 check, king D4, at dito nag-rook B3. Ayun. Pero bad move pa rin daw, no? Dapat daw bishop C4. Ah, para maihatid yung pawn. Ah, ito na, threat. May matchas na. Oo nga, no? Kala ko pupush lang eh. Pero mas matindi itong paparating. Okay? Nag-rook B3. Rook takes A2 and rook takes B4 check. Nag-resign na dito si Naka. Okay, umabot sila ng 90 moves. Konti na lang, 100 na eh. Bakit nag-resign? Halimbawa kung pumunta dito sa C3 dumikit, mayroong rook takes F4. Nakatret pa rin ang tore, babagsak ang bishop. Mamimili ang puti
alin ang ililigtas, ang tore o ang bishop? Ayun. Kaya dito, nag-resign na si Naka. Kung sino pa yung hari ng Blitz at Rapid, yung pa yung nadali ni Wesley, no? Matindi. Okay, so dako naman tayo ngayon sa kanyang round number 3. White naman dito si Wesley. Ang ginawa niya nag D4, Knight F6 si Mamedyarov, Knight F3 E6, C4 at pinasok ang Bogo Indian Defense. Ayan, paborito ni GM Joey. Pambato natin. Nag-knight B dito D5, Queen A4 check at nag-knight C6. Ang purpose ni Wesley kaya chinek muna para ma-force ang knight na pumunta sa C6 at yung C7 hindi magamit pang hataw sa C5, maipit. Nag-A3, Bishop E7 lang at nag-E3, A5. Ayun, para hindi makapag B4 pero kanina sa live, sabi ko hindi pa rin mapipigilan ng B4. Yan nga ang ginawa ni Wesley. Good move. D takes C4. Nag-knight takes C4, bagong luto ni Wesley, pero hindi sang-ayon ang computer engine, mga kamatsas. B5 kasi sa theory ang palagi ang ginagawa dito para atakihin muna ang knight. Ang gagawin, magna-knight B8, tapos bishop takes C4, and castling. Pero dito, tinan nyo kaibahan na, nag-knight takes C4, mas mainam pa ito eh, para makapag-castling eh. Knight takes C4, natumbukan dito ni Mamedyarov ang napakagandang tira, B5, excellent move. Ang sakit ng tira na yan, persado. Sabay Bishop D7, no? May threatening knight takes D4, knight takes B4, discovered attack sa queen, obligadong umiwas, queen G5, at kinapturan lang sa B4. Bawi ang sacrifice pawn sa B5, tubo pa sa position dahil napakalakas ng A-file control ng black. Queen takes G7, naku po, kinain, naglabasan ng mga pyesa dito at kinapture ulit ang A3. Nag-bishop E2, sa kagustuhan ni Wesley makapag-castling, yun nga lang, ayaw hayaan ni Mamedyarov, kinapture ang pawn sa G2. Ayaw niyang pakaslingin. Nag-knight FE5 para makabishop F3, kinapture-capture lang, at nag-rook G8 bumalik. Bishop F3, pero napakagandang tirada na naman ni Mamedyarov, hindi niya pinansin yan, nag-queen B8 lang. Excellent move. Napakatindi ng tirang yan. Talagang, kumbaga, sige, capturein mo na. Ang ganda ng queen B8, oh. Engine move. On the board tournament po ito, mga kamatsas, ha. Hindi ito online, ha. Baka kasi maghinala kayo, eh. On the board ito, face-to-face, na ginaganap sa India, Kolkata. Nag-E4 dito si Wesley. Tinakpan na lang niya. Bakit? Kasi kung kakapturin yan, magku-queen takes A8 o di may threat pa. O, harangan. F3, may bishop B4 check. So, pupunta yan sa F2. May knight E4 check. Another excellent move. Na dito, pag kinapture, queen takes E4, may paparating na rook G2, queen G2, queen G2 na lang pala. Matchas na. Na only defense, queen H3 para walang queen G2 pero kakapture naman ang tore. Pag dito pumunta naman, mag-rook G1, may bishop E1. Pag kinapture ng tore, matcha sa G2. Pag kinapture ng king, may... Ay, nako, grabe. Pag nag-king F1 naman dito, may bishop B5 check. Tusok-tusok, mga kamatsas. Obosh! Wala. Talagang sunod-sunod talaga yung excellent move na yun ni Mamedyarov. Kaya ginawa dito, nag-E4 na lang para makadevelop ang bishop. Pero nag-queen B3, threatening. Queen C3, check. Nag-queen E3 pang salubong. Nag-bishop B4, check. Bishop D2 at nag-queen B2. Perfect execution by Mamedyarov. Super strong ang mga ideas. Oh. Kinapture na lang ni Wesley at kinapture ng knight. Di pa nga pinansin yun kasi magiging E2. No? So bishop takes, kinapture na ang tore, chumik ulit, queen D2 at nag-C5. Another brilliant move by Mamedyarov. Walang katapusang brilliant move yan, ang lupites. So nag-E5. Ayun, para discovered attack sa tore. Pero teka muna, ba't hindi kinapture ng pawn ng C5? So may rook B8. Okay, may rook B8. Ite-threat yung bishop. Pag nag-bishop C3, may queen B5. Check. Ayun, sabay kakapture rin ng pawn. Exchange up pa rin ng black. Winning pa rin. O, balik tayo. Nag-E5. Rook B8 inilagan. Bishop C3. Nakipag-capture-capture na. Kinapture ang D4. At nag-rook B3. Threat sa bishop. Rook C1 para maka-counter-counter doon. May kuha sa tore. Inangatan lang ng king. Bishop D1 threat. Rook B5. Ayun, o. Rook D5. Threatening knight takes.
nag-rook c7 para di makagalawang knight, nag-rook d5 pin, nag-king e3, and nag-rook b8. Ayun, para magamit naman yung tore na yan. Sa queen side, nag-bishop c2, king d8, threat ang tore, rook a7, knight takes e5, nag-bishop e4, at ang last shot dito mga kamatsas, pambihirs king Mamedyarov, rook a5, resign si Wesley. What a brilliant game by Mamedyarov. Lakas oh. Sacrifice ang tore, nag-resign na. Magpo-push na yan eh. Bakit nag-resign? Pag kinapture kasi ang tore, mayroong knight c4 check. Kuha din naman eh. Tapos, wala. Oh, mag-a2 pa rin naman. Hindi rin naman may iwasan. A2, rook b1, hanggang sa ma-a1 queen. Overwhelming advantage for black. Yan po mga kamatsas, ang matinding naging laban nila at ito po ang kanilang standing ngayon after round number 3. Ayan, pinangungunahan ni Mamedyarov, perfect points, 3 out of 3 mga kamatsas, walang umawat kay Mamedyarov. Inubos si Gukesh, inubos si Wesley, inubos din si Setu Rahman, wipe out sa kanya ang kanyang first day ah. Na 3 rounds ha. Pumapangalawa si Arjun Erigaisi sa score na 2. Tied sila ni Nihal Sarin. 1.5 mula kay Gukesh Abdusatorov Magsudlu at kay Wesley. Ayan, Vidit, 1 point. Nakamura, 0.5 lang. Natalo pala uli si Naka. Ba, medyo masama laro ni Naka. Natalo siya kanina kay Abdusatorov. Nadali rin pala siya ni Abdu. Ano? Setu Rahman, ayan, 0.5 lang. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. So ia-update ko po kayo every time ng after live natin. Ia-analyze natin ang mga matinding bakbakan. Kung kayo po ay may nakitang mga games dito sa torneyong ito na gusto nyong ipa-analyze, makikita nyo naman sa Chess24, nasa chess.com din, nasa Lichess din. Makikita nyo yung naging games dito. Kung meron kayong gustong ipa-analyze, mag-comment lang kayo sa section below. Maraming salamat po ulit, palike ng ating video at sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Kamatsas Facebook page, mag-follow na at sa ating official website kamatsas.com, mag-join na kayo mga Kamatsas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.